Kaibigan, Doc Will ito, health tips muna tayo. Sa puso natin, sa pulso natin, ito nagbibigay ng pulso, tibok sa buong katawan, malalaman natin kung ano ang sakit ninyo. So may clue kaming mga doktor. Lalo po ako, internist and cardiologist po ako, kaya malalaman natin ito yung chamber ng puso pag pumupulso. So, pagka ko, meron magpapa-check up, kahit wala akong blood pressure, hinahawakan ko. Pwede yung pulso dito sa kamay. Dito, pulso sa kamay, ganito. Or dito sa kabilang pulso. Alam nga. O dito sa kabilang pulso. Dito pwede rin. Dito, sa may malaking daliri. Or pwede rin dito yung pulso. Isa-isa lang. Okay? Pag na-stress kayo, check nyo yung pulso nyo. Nalaman ko may COVID ako sa pulso eh. Oo, sa pulso ko nalaman na may COVID ako. So, ganito po ah. So, explain ko sa inyo. So, depende sa pulso, pwede dito. Bawal sabay hawakan, isa lang. So, or dito sa kamay. Oh, hawakan nyo yung kamay nyo, kapain nyo yung pulso nyo. Yan. Oh, try ko na lang dito, dito sa akin. Pulso, okay. Sa pulso, tignan mo yung lakas ng pulso. Gaano kalakas yung pag-up niya, masasanay ka eh. Ano? Ang normal na pulso, pag ganito lang siya, parang gumagalaw siya, di ba? Dumadalo yung dugo eh. Bawat bomba ng puso, isang bomba niya, isang tapon ng dugo eh. Tapos tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy dito, pupulso. Dapat ang lakas ng pulso normally pag ganyan eh. Up, down. Suabe. Suabe up, suabe down. Suabe up, suabe down. Yun ang lakas ng normal na pulso. Okay? Ngayon, kung ang pulso nyo dati, ngayon, nakaupo kayo, suabe lang. Kung minsan nakapahan nyo ang bilis ng taas ng pulso, parang dub up, down agad, tumaas agad yung pulso, pwede dahil nag-exercise ka, napagod ka, nag-exercise ka, pwede lumakas yung pulso. Pwede rin may sakit. May mga tao, malakas talaga yung pulso, yung mga may congenital heart disease, may PDA, medyo rare to eh, patent ductus arteriosus, basta may mga congenital, may rheumatic, minsan mataas masyado yung pulso. Mataas, sabihin, biglang taas, biglang baba. At kung high blood, alam mo kung high blood ka pa ako eh, parang mataas siya bigla, parang mataas yung pulso talaga. So alamin mo ano yung normal mong pulso. Ano, alam ko yung normal kong pulso. Tapos kung may pagkakataon masama pakiramdam mo, hawakan mo yung pulso mo. Bakit biglang tumaas yung pulso ko? Baka nag-exercise ka, nervous ka, o baka high blood ka. Okay? Paano naman kung mahina ang pulso? Ito, yan ang pulso mo, normal, di ba? Up, down. Paano kung medyo humihina? Pag humihina, pwedeng low blood, kulang sa dugo. At pinaka nakakatakot sa amin, lalo na cardiologist ako, kung may heart failure, mahina na yung pasyente, or nasa ospital na, malala na, ICU, malapit ng mamatay, humihina din yung pulso. Ganun nangyayari. Humihina, konti na lang. Pahina ng pahina. At pag nawalan ng pulso, pag wala ka na makapampulso, eh, patay na pasyente. Ganun po yun. Kaya napakahalaga yung pulso, yung tibok ng puso. Okay, ha? Pag sobra lakas, either stress, either high blood, check nyo. Next. Tingnan din natin yung bilis ng pulso. Gano kabilis? So, kukunin mo yung tibok niyan, heart rate mo, ilang tibok bawat minuto. May normal yan. Ilang heartbeats per minute. Ang normal na tibok, bibilangin mo sa isang minuto. Ang normal na tibok, between 60 na tibok per minute hanggang mga 90 na tibok. 60 to 90 ang normal na tibok. Ayan. Ako siguro ito mga 75, 80, mga ganun, 75, 80. Kung masyado mabilis ang tibok, more than 100, yun, nangyari yun. Nung nagka-COVID ako, nagtataka ako,
bakit 100 lagi yung tibok ng puso ko? Parang 100, 105, nakaupun lang naman ako. Ibig sabihin, may nararamdaman yung katawan. Kung nilalagnat ka, pag nilalagnat ka, mabilis din yung pulso. Kung ninenervyos ka, mabilis din. At kung sobrang bilis ang tibok, minsan abnormal heartbeat na yun. Like si Doc Lisa, nung may time na nakakain siya ng maraming betchin, mababa potassium niya, mababa ang anemic siya noon, mababa yung blood count niya. Talaga, ang bilis ng tibok niya, 140, 150, nadala ko sa emergency room. So, yung tibok dapat 60 to 90. Actually, nalalaman ko, isang kapa lang eh. Isang kapa lang oh. Pag ang tibok mga, palagyan natin ganito, lab-dab, 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 lab-dab. Pag ganun kabilis, 100 yun. 100 beats per minute. Lab-dab, 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 lab-dab. Yung mga 110 na yun. Yung mabagal na normal, yung 60, parang lab-dab, 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 lab-dab. Ano yun eh? 1001, 1002. Yun 60. So, 60 to 90 normal. More than 100, baka anemic, baka thyroid problem, baka nervyos, baka may ibang sakit. Baka may lagnat, bumibilis din. Diba? Ngayon, paano naman kung mabagal sa 60? Let's say, sobrang bagal, mga 50, 40, parang lab-dab. Tapos wala, lab-dab. Tapos wala, lab-dab. Yung sobrang bagal na below 50, titingnan mo, baka umiinom kayo ng gamot na pampabagal, metoprolol, or baka may edad na yung pasyente at nagloloko na yung tibok ng puso. Merong sick sinus syndrome na mahina na yung paglabas ng kuryente na yung tibok niya bumabagal na, 50 na lang, 40 na lang, minsan nilalagyan ng pacemaker yun. Kung sa matanda na mabagal ang tibok, minsan nahihilo na sila. Kung atleta ka, you're athlete, ano ka, like si Bjorn Borg, tennis player nun, heart rate nun, parang 40 lang eh. Kasi nga, very athletic siya, mabagal yung heart rate. Meron din ganong athletic, mabagal heart rate, or yung matanda na nagloloko yung puso, na hindi maganda, na mabagal ang heart rate. Okay? Another thing, ang dami mong matututunan sa pulso eh, kung regular ba o irregular yung tibok. Ang regular is, lab-dab, 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 lab-dab. Regular yon. Pag ang irregular, lab-dab, tapos lab-dab, lab-dab, tapos bibilis, lab-dab, lab-dab, tapos mawala. Tapos lab-dab, lab-dab. Sabihin, tumatalon-talon. Tumatalon-talon. Pag irregular yan, either meron kang mga skip beats, merong PAC, merong PAC, hindi delikado, PVC, yon medyo delikado. Yung totally irregular ang tibok, may tawag na atrial fibrillation. Medyo delikado din yun. Okay? Basta hindi regular ang tibok ng puso, nakita nyo, nagloloko-loko, pa-check tayo sa cardiologist. Okay? Para ma-check sa ECG, mga Holter. Okay? So, nakikita nyo na ang mga matututunan nyo sa lakas, sa hina, sa regular, irregular. Masasanay din kayo, itry nyo lang para alam nyo ano yung normal nyo. Tapos, minsan nakakapa din namin kung gano'ng kataas, gano'ng kababa. Aside from this, isa pang importante, tingnan mo rin ano yung pulso sa kamay, pantay ba? Eh, kung pulso mo sa kamay, normal. Pulso mo dito sa leeg, normal. Meron din pulso sa paa. Kung ito yung paa natin, hindi ko makita paa. Pag ito yung paa natin, ilagay mo yung kamay mo sa ibabaw, dorsalis pedis, meron ding artery yan, makakapa mo rin yung pulso. Pag yung pulso mo sa paa, mahina. Mahina yung pulso sa paa kumpara sa pulso sa kamay. Ibig sabihin, baka barado yung artery sa paa. At nangingimay na yung paa, baka namamanhid na, baka magsusugal. So, bakit humihina ang pulso sa paa? Pwedeng diabetic. Diabetic, nasisira na yung artery, nasisira yung nerve. Pwedeng may edad o pwedeng may ibang sakit, yung mga naninigarilyo, yung mga may Burger's disease, lahat yan, nasisira din yung mga artery. So, mahalaga din sa atin yung pulso dito, pulso sa paa, at sinecheck din yung blood pressure. Okay? Kaya sa akin, pag may nakita akong pasyente, I think yung mga Chinese medicine, pulso lang tinitingnan. Ganun lang kasimple. So, i-check nyo yung pulso nyo. Ito, sinecheck ko. Nagla-live ako, mga 82 eh. Mga 80.
Tapos, kung mabilis ang pulso mo, tapos wala ka naman naramdaman, either kulang ka sa exercise, habang nag-exercise, bumibilis yung pulso. Pero pag lagi ka nag-exercise, fit na fit ka, bumababa din yung resting heart rate mo. At minsan, binibigyan ko ng gamot tulad ng mga metoprolol, 50 milligrams, 1.5 tablet, twice a day. Nakakatulong din yun, makabagal ng heart rate. Meron din gamot. Okay? So, napakahalaga ng puso. I-check nyo yung pulso nyo kung gaano kabilis. Ako, nalalaman ko yan eh, pag stress ako or hindi ako stress. Pag nakita ko, okay naman yung pulso ko. Doon nga sa CNN debate, ang pulso ko, mga 85. Okay lang naman. Wala naman. Pero nung nagka-COVID ako, nag-105, nagtataka ako, but nabilis-bilis ng heart rate ko, wala naman akong ano. Masama lang pakaramdam ko. Yung pala, alam ng katawan na may nangyayari sa loob, na may masamang virus, kaya bumibilis yung tibok. Okay? Sana nakatulong tong short video ko, paano gamitin ang pulso para malaman yung sakit. Sana po nakatulong to. God bless. Take care po. Share po natin sa ibang mga kaibigan natin.